Mga kaibigan, buwan ng Pebrero, buwan ng mga puso. Pag ganitong panahon, madalas nating naririnig yung sinasabing love is in the air. Ngayong umaga, ang itatampok natin ay pagmamahal, pero hindi para sa tao, kundi para sa hayop. Ang makakasalo natin ngayong umaga ay dalawang samahan na ang layunin ay pangalagaan ang buhay at feelings ng mga hayop. Magandang umaga, Laguna. Ito si Melz. Sama-sama nating pagsaluhan ang sasayang kwento, magandang karanasan, at makabuluhang mga usapan dito sa Laguna. Hi, good morning mga kaibigan. I'm so excited ngayong umaga kasi yung ating programa ngayon ay marami tayong mapupulot, no? And maganda siyang kwento, 'di ba? Sabi natin, ang pagsasaluhan natin magagandang kwento at masasayang karanasan. So 'yan ang ating pagkukwentuhan ngayong umaga. Lalo na kung ikaw ay taga UPLB, maaaring familiar ka sa grupong ito. At excited akong marinig ang kwento nila kasi this is one of the happy stories nitong nakaraang lockdown. Okay? Kasama natin ngayong umaga si Rosa Mia Cabinting at si Kiara Karanina Manuel. Sila ang mga founders ng Cats of UPLB. Good morning, Mia and Kiara. Magandang umaga po, Ma'am Meds. Hi, Mia. Opo, good morning. Ayan. So, alam ko na maraming sumusunod doon sa blog na Cats of UPLB. Pero maaaring yung ilan sa mga manonood natin, hindi pa sila familiar. So siguro ikwento nyo muna kung ano yung Cats of UPLB. O Mia, ikaw ang magkwento since ikaw talaga ang pasimuno ng lahat. Okay, ikaw ang original mother. Okay, so ikwento mo sa amin, Mia. At Lizzie, simula po ba sa pinakaumpisa? Sige, ikwento mo sa amin. Actually, nag-start po ito nung, nag-start po yung pandemic dahil nasa, na-stranded po kami sa dorm. Kami mga estudyante dito, mga graduate students. Nasa dorm kami, tapos napansin namin yung mga cats na nandito dito sa vicinity ng dorm. Lagi silang nagkakalat. Nagsiscavenge ng food, nakikipag-away. Tapos, ang gulo-gulo talaga kasi nagkakalkal sila dun sa mga food waste. Tapos, naisip namin, yung isa kong dormmate, Hi Chin, isa kong dormmate, nag-start kami na magpakain ng cats kasi naisip namin na, ha, kapag pinakain namin yung mga cats, siguro magsa-stop na sila na mag-scavenge ng mga pagkain. And it was very effective. Mga siguro nag-start kami noon mga March na siya eh. Mag-e-end na ng March. Tapos, yun, maganda siya kasi nag-stop na, dahan-dahan na nag-stop na magkalkal ng mga pagkain yung mga cats. Kaso, ang nangyari, biglang may nanganak. Biglang may nanganak na apat. Apat yung naging kuting niya. And then, kinabukasan, meron na namang isa. So, imbis na dalawa lang or apat ang inaalagaan naming cats, dumami sila. Nagkaroon kami ng instant 8 kittens. So, pag-isip-isip namin, it's not enough na nagpapakain kami ng cats. Dapat magawa namin to ng solusyon. It's not enough na hindi sila nagkakalkal. Dapat talaga makontrol yung population. So, sabi namin, ha? Isip tayo kung paano natin mapapakapunto. Eh, ang alam po talaga namin, ang prices ng kapon sa mga clinics ay napakamahal. So, inabot siya ng 5,000 to 6,000, sabi namin. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking pera para sa apat na female cats? Mm-hmm. Kaya po ma'am, ano kami ni Mia, parang doon po kami simulang nagkakilala. No? Nag-start silang mag-post sa LB Lockdown Diaries ng mga kittens for adoption. Na-curious po ako. Sabi ko, naku, nagpapa-adopt sila ng kuting, pero ano kayang ginagawa nila dun sa mama cat? Yung mama cat kaya ay mapapakapo nila. So, ako po bilang creepy na tao, piniam ko po si Mia asking ko ano po yung balak nilang gawin sa mama cats. Then I understood where they're coming from na
hindi po talaga nila afford bilang stranded na nga sila. Ang dami na po mga, ang hirap po magpadala ng pera, ang hirap po mag-schedule for veterinary ano services. Kaya po, nung naisip namin, nung na-cancel po kasi yung kapon sa munisipyo, yung libreng kapon sa munisipyo, naghanap na rin po kami ng alternative para po sa sarili naming pets. At niyaya po namin si Mia na tara, ipakapon din natin yung mga mama cats ng mga kittens na pinapaampon nyo. Yeah. Yun po talaga kami nagsimula. Tapos, pero patuloy po yung pagpapakain. Tinanong po namin kung ilang mama cats ba ito. Sabi niya, eh, pero problema natin, wala tayong pera. Hindi magkakapera tayo, manghihingi tayo, magtitinda tayo ng kahit ano. Paano mapakapan natin yung mga pusang yan? Parang ganun po yung paniniwala talaga namin na if there's a will, there's a way. Gagawin natin ng paraan. We initially thought na, ilan cats yun niya? Four cats lang po yung ipapakapan namin. Then we ngayon? Were stopping. Ngayon po we have yung census po ng cats ay 110 cats. Wow! In different clouders. So, kung hindi po natin sila ipapakapon lahat, at hindi po natin sila didisiplinahin sa pagkain, baka po magdo-double, possible po yun, na magdouble yung number nila in no time. At magiging chaotic po siya para sa buong community. Okay, so yun yung purpose ng ano, no, Cats of UPLB. Na mapangalagaan yung mga pusa at hindi na sila dumami, no? Turuan sila ng family planning for cats. Yes po. Pagpapakapon talaga, no? Pagkakapon talaga ang solusyon. Gusto ko yung hashtag nyo, kapon ang solusyon. So yun yung original purpose nyo, no? Parang mas sustainable yung life ng mga cats, 'di ba? Sa loob ng UPLB. Pero itong Cats of UPLB nyo, na nag-start siya bilang parang diary ng mga students na lockdown, na sinalihan na ng mga pusa, at ngayon ay page na siya for cats. Alam ko, ano siya eh, nagkaroon siya ng ano, yung tinatawag nilang a life of its own. Yung organization, di ba, na dati mga students lang kayo dyan sa dorms na nagsimula nito, mula sa 4 na pusa, naging 100-something. Paano kayo lumaki? At sino-sino yung mga members ng organization nyo? Aside from the cats, of course. Mia? Ano kami lumaki? Ganito po yan. Wala pa dating page. So, kami, dalawa lang kami. It's a two-woman show. Actually, three-woman show kasi meron po akong kasama dito sa dorm na nag-feed din ng mga cats. Tapos, na-realize namin na mahirap kasi habang tumatagal, may mga natatanggap kaming reports na, may ganitong cat sa isang building, may ganitong cat sa isang building. Paano namin gagawin yon? Na paano ako mag-feed? So, ang ginawa namin, gumawa kami ng page for that and then nag-encourage kami ng mga volunteers. So, nagulat kami kasi nung umpisa, hindi kami talaga makapaniwala na napakarami palang mga students, employees, mga nagvo-volunteer, mga gusto palang mag-volunteer na mag-feed ng cats. At bukod pa doon, they go beyond that. They foster, they help us, they help us foster, take some cats sa vet. Tapos mag-aalaga talaga, buong puso talagang mag-aalaga. So, nakahanap kami ng mga ganong tao ng volunteer lang talaga sila. Minsan may mga nagme-message like, hey, paano kami makikijoin sa advocacy nyo? So, nakakatuwa po talaga. Ang dami sa UPLB, nakakatuwa. So, gano'n na kayo kalaki, Kiara? Ngayon po, nasa 22 na po ang aming volunteer feeders. Meron po kaming 6 different foster homes. Pero may laman po sa ngayon ay 3. Tapos po, madami po tayong donors from last year po. Dati po, parang nagpo-post po kami ng donors per post lang. Isang donor lang, ganyan. Kasi po, majority po ng pinapangpakapon namin. Kung ano-ano po talaga tinitinda namin para ma-achieve yung ganong amount. Pero po ngayon, nagugulat kami na we don't have to sell anything para po mapakapon yung mga pusa. Kailangan na lang po namin talaga mag-focus sa pag-e-entrap sa kanila. Kasi last month lang po ngayong January, umabot po ng almost 50 donors. So, na-cover po pati food, yung vetting needs po ng mga cats na kailangan po ng medical attention. Okay. So, in the beginning, you started out na yung goal ay just to feed the cats. Yes, na po. Nandyan sa ano, nandyan sa dorms nila Mia, no? Tapos lumaki na. Ngayon, na malaki na yung organization,
ano yung mga activities nyo? Ano-ano na, aside from feeding the cats, and from aside from yung goal na makapun sila lahat, meron pa ba kayong ibang activities? Most ano lang po nang ginagawa namin sa ngayon sa page ay para pong nag-educate kami about kapon. Tapos pag po may, hindi po kasi kami ganun paka-active online in terms of sa education part kasi nagiging busy pa rin po kami sa feeding tapos sa vetting needs ng cats. Pero po dadating po tayo dyan, nagkakaroon na din po tayo ng volunteers na nag-o-offer gumawa ng publicity materials. Marami na po tayo, marami pong lumalapit sa atin. Ang nauna po dyan ay DevCom students din po, si Bea po at si Jeko. Sila po yung gumawa ng publicity material for Kapon. Tapos puro fundraisers po talaga yung ano namin recently, yung activities namin recently. Tsaka po Kapon Heist, yung tawag namin sa kanya. Pag po kasi nagpapakapon kami, yung housemate ko po before si Sarah, siya po yung nagda-drive papuntang Quezon City. Eh, hindi naman po namin afford na mag-rent ng malaking sasakyan dati, tapos magdala ng sangkatutak na cats. Ginagawa po namin, yung vehicle po niya, pinagkakasya po namin dun yung cats of UPLB, pero hindi namin afford na bayaran yung transpo ng buo. Kasi po syempre gastol. So magyayaya kami ng ibang mga tao na gusto rin sumabay magpakapon. Tapos so, tinawag po. Carpool kayo? Opo. Parang carpool kayo ng ano? Yes pets po. Ang tao. Tapos ang tawag po. Opo, pero pets lang po yung kasama. Tapos ang tawag po namin sa kanya, Kapon Heist. Kasi po para siyang ano sa amin, challenge na 8 p.m. ng gabi or 8-9 p.m. ng gabi, magsusundo kami ng pusa para bukas sa madaling araw, lulubos kami. Saka para na po kami mga sinisecret na ano. Para so, po kami nag-underground. Cat pool. Sabi ni RJ, cat pool daw yon, cat pool. And ano yung mga ano, ano-ano naman yung mga fundraising activities nyo? Kasi sabi nyo nga, expensive. Yun nga lang, may pet ka na regular pet sa bahay, di ba? Kung alagaan mo siyang mabuti, may mga cost yun. So, itong ginagawa natin, ano yung mga fundraising activities natin? Para alam ng mga tao, they can help. We can help. Mia, huwag kang tumawa. Ikaw nagpapa-fundraiser dyan. So, Mia, anong mga ginagawa? Anong activities natin for fundraising? Umpisa po, nag-start kami na magluto-luto. Gumagawa kami ng donuts, nagbibenta kami ng kape, nagbibenta kami ng kakanin. Saan? Sa, ganito po, sa sarili naming mga Facebook accounts. Kasi ayaw naman namin maging bentahan yung page namin. So, kanya-kanya po talaga kami. Volunteers will magpe-present sila na, ha, let's go make some tags or make some order some collars, pwede nating ibenta. O, tapos yung profit, gagamitin natin sa cat food or vetting needs ng mga cats. Ganun po yung ginagawa namin. And sometimes, nagpa-fundraising kami, we look for sponsors or ninangs or ninongs ng mga cats natin. Yung mga cats po, currently, yung mga kapon natin na cats sa loob ng UPLB, meron po silang mga ninong at ninang. Yun po yung sumasagot ng kanilang kapon. Talaga? So pag Pasko, may i-expect din sila na darating ng mga pusa sa kanilang mga bahay. Yung pong nag-i-sponsor ng pang-gift nila yung sa Pasko, mga pa-treats, merong cat food din. Marami po talaga nakakatuwa. Hi mga ninong at ninang. Uy, ano? Paano yun, ano? Interested akong malaman kasi that's very interesting, no? Yung ninong at ninang. So, paano mag-volunteer? Paano pag merong gustong mag-ninong at ninang? Anong ibig sabihin nun? Meron po kasi kaming ninongs at ninang. Sila po yung nagbibigay ng ayuda. Nagbibigay po sila okay. ng money. Talaga. Nagsusponsor po sila talaga. Ang ginagawa po namin, nagpo-post po kasi kami ng cats na ipapakapon. Tapos meron talagang, gusto ko maging ninang niya. Kasi cute na cute, for example, itong si cat. Ganyan. So magpapadala po siya ng amount. For kapon po, dadala po kasi namin sila sa Post Quezon City para po doon ipakapon for low cost spaying and neutering. 1,000 po for a female cat, 700 for a male cat. Tapos po, ang sulod namin ay tito-tita. Sila po yung nagvo-volunteer with us na magpakain, maghatid sa vet. Meron din po kaming mommies and daddies, foster moms and foster dads. Sila po yung nagvo-volunteer na mag-take in temporarily ng cats at saka ng kittens na in need of
vet assistance na ay kailangan yung magdadala sa kanya sa vet kanya. Tapos sila din po yung nag-e-ensure na gagaling tong sikat at mare-rehome natin. Pero po, lahat po ng pangangailangan ng pusang iyon na naka foster ma at kay foster daddy ay pinoprovide po namin ang pangangailangan. Then, ang final stage, yun na pong si forever home. Si forever home na po talaga. Yung nag-adopt na po talaga dun sa cat. So, naghahanap rin kayo ng families, parang adoptive families na mag-take in ng mga cats, ganun ba yon? Bali po sa ngayon, hindi po kasi siya advisable sa trap, neuter, vaccinate, return program po na ginagawa namin. Okay. Kasi ang ipinuput up lang po natin for adoption ay una yung kittens kasi hindi po safe ang outdoors para po mabuhay ang mga kittens. Napaka-vulnerable po nila. So sila po yung pinapadala natin sa foster homes na eventually may ihanap po natin ang forever homes. Tapos po yung mga cats na sick, yun po kunwari may injury sila. Ifo-foster po sila for a while, siguro for a week kapag may wound, tapos i-release din ulit. Ang pinapa-adopt po, ang napa-adopt po natin na adults ngayon ay yun pong isang mama cat na naipakapon din po natin eventually. Kasi po yung kittens niya, sobrang liit pa. Kailangan pa siya ng kittens niya. Sinama po namin siya sa foster home. She waited for 2 months na din sa foster home. And it will be cruel for us to retain her. Ibabalik po namin siya sa ano sa kung saan siya galing. Kaya po, ina-adopt din po namin siya kasi nakapag-adjust na rin po siya sa life niya indoors. Mm-hmm. Yun po. May tanong ako. Bakit hindi lahat ng cats ay pinapaampon? Well, in-explain mo na, you know, difficult para sa mga ni-neuter na tama ba? Sorry, nawala ako. Sa parang, iniisip ko kasi na it's good to have forever homes for the cats. Yes. Pero what is your reason? Because as I was looking through your Facebook page, nakita ko na may mga sinasabi kayo about keeping the cats where they are. Apo. So maybe you can explain that para sa mga kagaya ko na hindi yun masyadong naiintindihan. Ayan, sige ma'am. Actually, ito pong to keep the cats where they are. Nagpa-practice po kasi tayo ng trap neuter return ng mga pusa para dahil po sa isang environment, sa isa pong area, parati po tayong may food source. Yun po yung sinasabi natin na yung mga kinakalat nga ng cats. Yung food source po na yun ay inevitable sa mga lugar na may tao. Si Chuck sumasagot. Inevitable po siya sa lugar na may mga tao. So, ang mangyayari lang po, hanggat may food source, mayroon at mayroon pong papalit na, may dadating na pusa po sa isang area. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-manage siya. Ginagawa po kasi namin, kaya po sila nagsistay doon, so they can protect the clutter at hindi na po sila dadami. Kasi once po na kunin natin yung cats, either sige, kahit, sige, impound nyo siya, sige, kunin nyo siya, ampunin nyo siyang lahat, meron at meron pong mag-fill ng void doon sa area na yun. So may papalit at papalit po na cats. Yun po yung nature of life at tinatawag po siya ng animal welfare advocates as vacuum effect. It's something biological na pag po may nawalang population, magre-rebound lang po ulit sa dating population ng cats yung nandun sa area. At mas mahirap po iyon sa community natin as a whole kasi may papalit na hindi natin kilalang pusa, hindi sila kapon. So yung ugali nila, ulit na naman po tayo sa simula. Kaya po we should keep them kung nasaan po sila ngayon. Tamo. Oh, that's new for us. That's good, no? Kasi yung mga ganyan, dapat na-educate nyo yung mga tao about that. Kasi pwedeng, halimbawa, natuwa sila kasi ang gaganda ng mga cats ngayon, no? They're so fat and fluffy. Parang, wow, so healthy cat. Eh, kung gusto ko ng pet, halimbawa, ikuhanin ko na lang to kasi wala namang nag-aalaga sa kanya dito. Ang taba-taba niya. Diba? Yung mga ganon. So, it's good na na-explain ninyo na hindi pala yun okay. Kasi ang papalit ay hindi kapon at maaring dumami pa rin sila. So ngayon, sila ay cats ng buong community. Yes po. No, nakakatuwa.
Kasi like one time, yung my brother-in-law, nagdaan sila sa DevCom, tapos sabi niya, yung mga pusa doon, meron silang ano, may pangalan. Si Maddy. So hindi ko alam kung sino pa yung mga cats, no? Pero nakakatuwa lang na these cats have names. And that means they also have personalities. So baka pwede nyo kaming, pwede nyo i-introduce yung ilan sa mga cats sa amin. And what are they like as cats? Ayan, may ipapakilala ko na sa amin, Kiara. O, oh, ayan. Sino naman daw yan? Si Chucky po ito. Si Chucky po ay galing po siya sa Foreha. Pero po, nakuha din po namin siya as a kitten. Hi, Chucky. Chucky! Say hi! Say meow. Tapos po, finoster po namin siya and eventually naging foster fail. Oh. Isa po siya sa cat sa Foreha na una po namin silang pinakain. Kasi dami na nga po nagre-reklamo na yung mga cats daw po daw nagkakalat, kailangan lang po talaga na ma-manage sila. Kasi kung kukunin po namin lahat ng cats naman doon, may papalit din po na bago. Then another one po na nandito sa akin na fino-foster ko po ay si Mulave. Si Mulave po ay anak po siya ni Buttercup, ng isa pong YMCA cat. Oh, okay. Oh, pero po ayaw sa kanya nung mama niya. So sa iba po namin siya pinaparent. Oh. And he is up for adoption as soon as gagaling na po siya from bacterial infection. Okay. So, those are just two of the cats. So, mga kaibigan, pag gusto nyong makilala pa yung mga cats, punta lang kayo sa Cats of UPLB kasi lagi silang may mga stories doon about the cats at saka mga photos about the cats. May tanong ako, what about other animals na pag-alagala sa UPLB? Like dogs, for example. Meron pa ba kayong ibang inaalagaan? May mga manok bang gumagala sa atin? Pwede nyo rin alagaan? Ano-ano ba yung mga pets na kasama sa Cats of UPLB? Kahit sabihin natin na Cats of UPLB yung original idea natin. Yeah. Meron pa ba tayong ibang pets na, I mean, ibang animals na inaalagaan? Meron po tayong mga community dogs na hindi ganun ka-friendly pa sa ibang tao. Eh, sila na talagang ganun ang buhay nila na nag-roam sila sa buong campus na walang nagpapakain or walang nag-aaruga. Minsan, tinataboy sila ng mga tao, ganyan. So, nag-start din po tayong mag-feed sa kanila. Special mention kay Bestie, yung isa sa mga dogs ng campus na napakapon namin siya, nito lang. Babae po si Bestie and isa po siya sa mga puppy factories ng campus. Puppy factories. Okay. Sabihin, anak siya ng anak ng tuta. Oh. Tapos dumadami yung tuta. Yes. So marami na yung community dogs. Ang nangyayari po okay. Ay tampon po sila ng mga employees, ng mga tao. Kaso, since yung iba naman ay masyadong mailap, hindi po sila nahuhuli or hindi sila namamanage. So, nakakadagdag din po sila dun sa existing population ng dogs sa loob ng campus. Ganun po ang nangyayari. So, ang balak po sana namin ay maipakapon din ang mga, unahin namin yung mga female dogs para masimulan na makontrol yung population. Kasi parang cats lang din po yan. Pag tinanggal natin sila, may vacuum effect din. May mga papalit at papalit din po na dogs. I remember during my first semester here sa UPLB, nabalitaan ko na meron silang ginawang paghuli dun sa mga aso sa loob ng campus. Pero napansin ko na parang ang dami pa rin ng mga dogs. Hindi talaga siya ano, hindi talaga sila nababawasan. Unless pumunta tayo dun sa root cause, which is yung sa panganganak talaga. Yung panganganak ng mga aso. Pagdami talaga, pag-multiply. And pag-control din dun sa mga pet owners, dapat maging responsible po tayo. Kaya inaanyayahan namin yung mga pet owners dyan na ipakapon po natin ang mga alaga natin kasi hindi natin alam. Baka makawala sila, wag naman sana. Tapos, ganun din, makaka-contribute sila sa cycle dun sa loob ng community natin sa campus. Oo nga. So, ang campus natin ngayon ay not only a community of teachers and students, we also have a community of animals.
No, so isa tayong malaking community at kasama yung mga hayop doon sa bahagi sila ng ating ecosystem sa loob ng UPLB. And you're doing a good job watching over them and making sure na natutugunan yung kanilang mga pangangailangan. Siguro last question before we leave you for a bit. Ang tanong lang ay meron ba kayong ano ba yung mga tips nyo sa pag-i-interact with cats and dogs here in UPLB? Unang-una po, wag po muna natin silang lalapitan. I mean, ang hindi po lahat kasi ng tao ay tolerant sa animals. So kailangan po nating sanayin ang cats at saka ang dogs na mag-respect po ng space kasi sa conditioning naman po, 'di ba, sa operant conditioning. Magagawa naman po at may ituro natin 'yan. Tsaka wag po natin silang pakakainin basta-basta. Hindi po tina-train po natin sila na masanay sa cat food, sa isang specific na sa cat food tsaka sa isang specific na time slot sila kakain. So we understand na mahal niyo po sila, gusto niyo po silang spoil ganyan. Pero pwede po kayong makipag-coordinate sa amin sa pagpapakain po sa kanila. Kasi po, ang pag-aalter po ng kanilang schedule ay baka magbalik sa kanila sa dati po nilang ugali ng pagkukalkal po ng basura sa oras na nagutom sila. Ganun. Kaya po, kailangan talaga natin silang i-manage. Okay, thank you very much, Cats of UPLB. Maya-maya, makakasama namin kayo ulit para pwede nyo pa rin sabihin sa ating mga friends kung paano sila pwedeng ma-involve sa inyong mga activities. But you're doing a good job and we're very happy that there is a group like this taking care of our community animals. So, mga kaibigan, magbabalik po ang Dito sa Laguna. Guys, welcome sa nagbabalik na programa. Leader Kake! Muling nagsimula ang pagbuhay ng Leader Kake. Nagtanong tayo sa mga kabataan. Ma-amplify yung boses nila sa kahit anong paraan. Paano siya nakakatulong? It's not just my welfare. Ang sabi ni Idol, hindi natatapos ang pagmulat. May magagawa ka, kabataan. Kaibigan, kasi ang dami nating nanonood ngayon, ang daming mga viewers and likers. Siyempre, para naman feeling nyo ay talagang part kayo ng programa, which you are, we'd like to greet all our viewers and likers who are with us today. Gian Garma, Elaine Llanera, Christopher Kalamlam, Josephine Tamondong, Pauline Gonzalez Poxidio,
Vivian Medidas, Hazel Ann Pajarillo, Irvy Festin Pangilinan, Kimberly Valles Liberato, Julia Dalagan, Jonathan Alexander Galang, Angela Limpiada, Angela Perez, Isa Moscoso, parang anak ko yun ah. Gemo Azores, Rosa Cabanting, Dimple Marie, Tony Inting, Bea Selena Velasco, Janice Balangen, Rose Roble, Paula Bautista, and Ivy Villafranca Activa. Ayan, ako, maraming salamat po for joining us. At I'm sure, ang dami niyong napulot, di ba mga kaibigan? Ang dami pa nating pwedeng pagkwentuhan tungkol sa pangangalaga sa animal world, sa mga hayop. Sabi nga natin, ang feature natin ngayon ay tungkol sa pagmamahal sa mga hayop. At mula sa isang local organization taking care of stray animals, we're going to move into a national organization na ang advocacy din ay ang pangangalaga sa mga hayop. So mamaya malalaman natin a little bit of their story and their new campaign. Sila ay naging bisita na rin natin at I'm sure marami tayong mapupulot sa grupong ito. Makakasama natin ngayon si Bea Velasco at si Tony Inting, mga campaign officers ng Cage Free Campaign of the Animal Kingdom Foundation. Good morning, Bea and Tony. Hello po, good morning. Good morning po. Hi. Pwede ba kayong pwede bang ikwento nyo naman sa amin kung ano ba yung Animal Kingdom Foundation? Ano ba yung goal nito? Okay po. So, ang Animal Kingdom Foundation or AKF ay isang non-profit animal welfare NGO na naglalayon na iangat yung kalagayan at pag-aaruga ng mga hayop sa ating bansa. Whether companion animals man yan, kagaya ng cats of UPLB or farm animals. Right. So, ayun po. Bukod sa rescue at rehabilitation ng mga hayop, meron po tayong rescue center sa Tarlac. Kilala rin po yung AKF sa pagsugpo ng dog meat trade sa bansa. Partners po natin dyan yung PNP, Bureau of Animal Industry, at yung National Meat Inspection Service. Okay, so kasi when I was researching your organization, nakita ko na ang start niya talaga ay paglaban sa dog meat, 'di ba? Yung pagsuslaughter ng dogs for meat. Can you tell us a little bit of that yung pagsisimula? Konting kwento tungkol doon. Yes, nagsimula tong kampanya laban sa dog meat trade since early 2002 pa siguro. Yan. Marami kasi dito sa marami sa bansa na ginagawa nilang ulutan, ginagawang ulam, at inebenta na parang normal na karne lang sa mga tao, yung mga karne ng aso. So, nakita ng founder na si Charles Wartenberg na sobrang talamak ito sa bansa natin. Kaya bumuo siya ng grupo na susugpo ng dog meat trade. So ang ginagawa ng AKF para malabanan ang dog meat trading sa bansa ay yun, parang katulad lang din nung ginagawa ng PNP pag mayroon siyang mga raid. So nagbabuy bus, tapos tayo ng tips sa mga lokal na kung saan ba nagbebenta ng mga karne ng aso. Tapos, yun, bumibili tayo, sinusubukan natin kung tama nga ba na karne ng aso. At, yun, nire-raid natin yung mismong katayan ng aso para ma-rescue natin yung mga kakatayan na sana at ma-rehabilitate sila para madala sa shelter natin. So, yun, pag na-rehabilitate na sila, ipapa-adopt natin sila para maranasan naman nila na mahalin ng isang mapagmahal na pamilya. Oh, yes. Meron ba tayong statistics kung halimbawa
alam gano'n na ba karami yung ating nailigtas from slaughter yung mga dogs? Mayroon ba tayong ano, stats about that? Siguro ma'am, sa sobrang tagal na rin ang ginagawa ng EKF na to, ang estimate nila ay nasa 3,000 or more na aso ang nailigtas. Oh, ang dami na. I think your pet agrees. Sino ba yung pet na nakikita namin sa camera dyan? Ito po, hindi naman siya rescue animal. Hindi, ma'am. Alaga lang ito sa bahay. Cage-free yan. Yung cat na yan. Yan, ma'am. Cage-free siya. Parang yung mga gusto nating mangyari sa mga manok natin. Ayun. Okay. So, itong itong Animal Kingdom Foundation, marami kayong mga activities, no? Marami kayong mga campaigns. So, even if you started with dog meat trade, yung issue na yon, now you have embraced a lot of other advocacies. So, one of the more recent ones ay itong cage-free, cruel-free campaign. So maybe you can tell us about that. Ano ba itong cage-free, cruel-free campaign na ito? Yun ma'am, bilang nakita nga ni AKF na itong mga companion animals, marami na rin nakatuon sa pagpapaganda ng buhay nila. So, marami na rin organisasyon na ina-address yung mga cruelty, yung mga needs ng mga companion animals natin. So, pinasok na rin ng AKF itong farm animals kasi hindi lang naman yung mga companion animals niya yung nagiging biktima ng mga pagmamalupit ng tao. So, hindi lang mga companion animals yung mga kailangan ng attention. So, itong mga farm animals natin na katuwang natin sa pangkabuhayan, katuwang natin sa pagsasaka, sa minsan, nagiging source din natin sila ng makain sa pang-araw-araw. So, nakita natin na dapat mapaganda rin natin yung kalagayan nila. Na dapat mas pagtuunan din natin ng pansin yung buhay nila na hindi lang tayo nakafocus dito sa mga companion animals natin. So, yun. Kaya nabuo rin itong cage-free campaign natin para sa ikagaganda ng buhay ng mga egg-laying hens o yung mga paitlugin manok natin. Okay, may tanong ako sa iyo, Bea. Kasi usually, kapag ka mga domestic animals, no, mas conscious tayo na may feelings yung mga animals na ito. Diba? Yung mga pets. Kasi mga pets natin sila eh. But what about farm animals? May feelings din ba ang farm animals? So, yun nga po na-mention yun sa companion animals. Mm-hmm. Meron na po kasing studies talaga na gumamit sila ng MRI scans para tingnan yung reaction ng animals sa like ibang mga stimuli ganyan. Tapos for example sa dogs, kapag naamoy pa lang nila yung owner nila or yung amo nila, parang may na-stimulate na part ng brain nila na doon na parang doon po naka-assign yung mga positive emotions. So masabi po natin na meron talagang feelings yung mga hayop. And bukod pa po sa companion animals, kahit po sa mga research or kahit tayo mismo, maaari nating maobserbahan na may feelings talaga yung mga hayop. Kuwari po sa wild, yung mga pack of wolves, di ba? Pag namatayin sila ng member, parang sabay-sabay silang nag-howl, tapos nalulungkot sila, tapos parang may research pa nga po na na-observe na nagkakaroon ng depression yung mga wolves kapag nawawalan sila ng member sa pack. Tapos, sa ibang ocean animals naman po, meron silang mechanisms na protektahan sila kapag may danger kasi nakakaramdam din sila ng fear. Ayun. So yun sa mga farm animals po, ganun din po, ay nakakaranas din po sila ng stress. For example po, yung mga egg-laying hens, parang kapag nasa stressful situation po sila, nahihirapan din sila manganak. So, nagkakaroon po yung mga komplikasyon at iba't iba pang mga problema. So, bukod po sa mga yan, mga dogs and cats na love natin, na nakikita natin na happy or excited pag nakakita tayo, yung mga farm animals po ay nakakaramdam din sila ng feelings kagaya ng ibang mga hayop.
Paano kung ano, halimbawa, di farm animals sila and they're being raised for their eggs, for example, di ba? Yung mga chickens, ganyan. Why should we care about how they feel? No, I'm not saying I don't care, no? Kasi mahilig naman ako sa mga animals eh. Pero kasi, pwede kasing sabihin na, eh, kakainin na naman yung itlog nila. I mean, ano ngayon kung, di ba? Why do I need to care about their feelings? Anong sagot natin doon, Tony? Yun, ma'am, bilang sila nga yung magpapakain sa atin, sila yung katuwang natin sa pagsasaka, sa pangkabuhayan natin, maganda na maging ano tayo, maging aware tayo o maging maalaga tayo sa kanila. Kasi una-una, pag bigyan na natin example sa mga manok, pag hindi natin inalagaan sila, pag hindi natin pinakailaman yung welfare nila, kumbaga, so, makaka-apekto rin yan sa pangkabuhayan natin. Kasi pag ang negosyo natin ay poultry, unang-una, babagsak yung production natin pag hindi maganda yung welfare ng mga alaga nating manok. So, pag bumagsak yung production, tataas yung cost natin kasi nagpapakain tayo ng manok pero mababa yung iniitlog nila. So, naka-apekto siya sa ano natin, sa pangkabuhayan. Tapos, bukod pa dun, pag talagang hindi mo sila inalagaan, pag talagang wala kang pakialam sa nararamdaman nila, maapektuhan ka rin yan kasi ano yan, parang circle of life yan eh, kumbaga. So, babalik din sa'yo yan kung hindi mo ginagawa yung dapat. Yeah, so we should care about other living things, no? Bukod sa atin. Meron bang ano, can you explain about the cage-free, cruel-free campaign? Tungkol saan ito? Yan, ma'am. Ang cage-free campaign ay focused ito sa mga egg-laying hens o yung mga paitluging manok. So ito, ang nilalayon ng campaign na to ay ipalaganap yung paggamit ng tinatawag nating cage-free eggs. So ang cage-free eggs ay kakaiba to sa mga normal na nabibili nating itlog sa sari-sari store, sa mga palengke, kung saan ang mga manok na nangitlog nito ay hindi nakakulong sa isang maliit na kulungan. So, ang isang cage-free egg ay initlog ng isang manok na nakalaya lang sa isang malaking bahay. So, ang tinataguyod namin itong campaign na to, itong cage-free campaign, dahil ang cage-free na environment para sa mga manok ay mas tugma dun sa mga pangangailangan nila. Tulad ng nesting, yung pangingitlog sa isang maayos na pugad, yung perching, yung litter space. So ito yung mga kailangan nilang environment, or ito yung mga kailangan nilang natural behaviors na kailangan nila itong ma-exhibit para mas maging maganda yung living condition nila. Yeah. Ano naman, Bea, ang epekto ng pagiging cage-free doon sa, well, I'm sure mas masaya yung mga manok, no? Because they can exhibit their natural behavior. Pero ano naman ang benepisyo nun doon sa itlog, for example? At sa taong kakain ng itlog, Bea? So, yung mga itlog naman po, tagay po na nga sabi ni Tony, so, kapag nasa cage-free system yung hens, maganda yung living condition niya. Parang tao lang din. Kapag maganda yung environment mo, maganda yung living conditions mo, mas makakapag-produce ka ng magandang output. Kumbaga sa work, ganyan. So, yung egg-laying hens po, nakapag-produce din sila ng mas healthy na eggs. So, based po sa research, yung nakitaan po na yung cage-free eggs or free-range eggs ay mas meron ng mas mababang levels ng fat, cholesterol, mas mataas po yung proteins, vitamins A and E, omega-3s, and marami pa pong iba. So, yun po yung benepisyo niya sa tao na rin na kapag bumili ka ng cage-free eggs, mas magiging pong healthy yung kinakain mong itlog. Yung itlog ba naman po, sobrang staple siya sa
sa mga meals ng mga Pinoy, di ba? Like, kaya nga po may mga log, hot silog, top silog. Like, mahilig po talaga tayo sa mga eggs. So, ayan po. Yung cage-free eggs po ay hindi lang healthy din sa hens, healthy din siya sa tao. Oo nga, nakakatuwa na just by providing a cage-free environment, we can have, we have chickens that are mas able sila na i-express yung natural instincts nila, di ba? And because of that, our eggs are healthier. So in the end, yung consumer pa rin yung ano, di ba? Nakikinabang pa rin siya na healthy yung kinakain niya. So tama ka, sabi ni Tony, di ba? Parang what goes around, comes around, what comes around, goes around. So kung, di ba? So pagka inintindi mo yung ibang life form, babalik sa'yo yung ginawa mong pag-intindi. Kasi yung usually, sanay tayo, yung mga nag-aalaga ng manok o yung nagbe-business, meron talaga silang sistema ng pagpapalaki ng mga manok o yung a place where they gather their chickens, kung saan nangingitlog, no? Ano ba yung difference nung conventional battery cages doon sa cage-free? Yan po, ang unang-una na pagkakaiba nila, wala silang kulungan sa cage-free environment. So, dito, malaya lang nakakatakbo yung mga manok, nakatalon-talon, nakadapo sa mga perches, at nakapangitlog sa isang maganda at maayos na nesting space. So, yun, bukod doon, meron tayong specific na hugad or nesting space kung saan maayos na nakapangitlog ang mga manok. So, ito kasi mahalaga to sa mga manok dahil halos araw-araw ginagawa nila yung pangitlog. So, mahalaga na mabigyan natin sila ng magandang hugad. Tsaka, meron din kasing mga napatunayan na research na ang pangitlog ay isa sa mga pinakamahalagang behaviors ng mga manok. Ilang mga nanay sila. Yan. So, yun, mahalaga na may pugad sila. So, bukod sa pugad, meron din silang perching space. Dito, katulad to ng mga ibon na dumadapo sa mga sanga. So, dito nakakapagpahinga ng maayos yung mga manok. Dito sila nakapagtago sa mga madalas silang predators tulad ng pusa. Yan, pusa. Wala ba kayong chicken dyan na pwedeng ipakita? Nasa bukit. Nasa galaan? Sa Tarlac po. Nasa galaan sila. Before we go to break, siguro ang itatanong ko na lang, last question for you for the moment ay, ano ba yung, may resistance ba kayong na-encounter? Kasi this is... hindi ito yung usual na paraan kasi ng pag-aalaga ng manok that people have been used to. Yung in terms of business ha. So, meron ba kayong resistance na na-encounter? Tell us about it. Bea? So, ayun po, yung cage-free system nga po, sabi niyo ay bago pa sa bansa. So, ayun, hindi pa po sanay yung mga tao and syempre nakasanayan na po nila yung murang itlog sa nakasanayan na battery cages. Pero iba, hindi naman po siya mahirap. Talagang bago pa lang po talaga yung concept niya sa Pilipinas. Kasi po parang nakita na rin po natin yung global movement ng cage-free sa iba't ibang bansa. In fact po sa US, marami na ang states sa kanila na nagbaban talaga ng battery cages. Tapos yung, at dahil po doon, marami na rin pong mga restaurants sa kanila, yung McDo sa US, Starbucks, Salad Shop, lahat po yan cage-free na po yung siniserve nila na itlog. So, ayun po, parang nakita na po talaga na papunta po doon yung direction ng movement na eventually po sa Asia, dito sa Pilipinas, magkakaroon na rin po ng mas maraming nag-switch sa cage-free, whether sa farmers man yan, sa food establishments, and of course sa consumers po. Okay.
quick answer lang, Tony. Isang tanong. So kung ako, consumer, di naman ako businesswoman, no? But I want to be part of that advocacy, yung cage-free, cruel-free campaign. What can I do to help? Yun ma'am, simpleng-simple lang po. Pag bibili po tayo ng itlog sa grocery, hanapin po natin na dapat yung mga itlog ay may label na cage-free o kaya free-range. Tapos, bukod doon, pwede po tayo ma'am sa mga restaurants, yan, encourage din po natin yung mga paborito nating restaurants. So, kung gusto natin, Jollibee, yan, iparating natin sa kanila na, uy, mag-cage-free kayo, mas gusto namin to, mas okay to sa mga manok, mas sustainable siya, kumbaga. Yun po. Yun. So, yun lang. Personally, magbili ka ng cage-free at encourage mo yung mga restaurants na. Okay, maraming salamat. Tony and Bea of the Animal Kingdom Foundation, maya-maya ay magbabalik kayo para magbigay ng maikling mensahe sa ating mga kaibigan. Pero thank you very much for all that you do in the Animal Kingdom Foundation. And this is a very interesting campaign. I'm sure maraming tao ang gustong maging bahagi ng kampanyang ito na cage-free, cruel-free. Okay, mga kaibigan, magbabalik ang Dito sa Laguna. Babalik na programa. Leader Kake! Muling nagsimula ang pagbuhay ng Leader Kake. Nagtanong tayo sa mga kabataan. Ma-amplify yung boses nila sa kahit anong paraan. Paano siya nakakatulong? It's not just my welfare. Ang sabi ni Idol, hindi natatapos ang pagmulat. May magagawa ka, kabataan. Kaibigan, at maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa atin. Let me read your greetings. Oh, ayan, para naman alam ninyo na bahagi talaga kayo ng programa. Mula kay Ma'am Rina Tan de Luna, hello sa mga kasamahan ko sa AKF. Oh, sumagot pala si Tony. Si Gian, good morning mga ka-DSL. Dumi-DSL na si Kiara, of course, Gen. At mula naman kay Rosa Cabanting, go anak ko. At si Josie Cabanting, good morning, Mia. Ayan, so proud of you daw, Mia. Truly a woman of purpose. Oh, ang sarap namang mapakinggan yun. At sabi niya ni Sir Mark Lester Chico, hello kay Kiara. At namimiss ka na daw niya. Galing naman ng mga ninang. At may pagbati para kay Chucky. Ang laki-laki na daw ni Chucky. Yun po yung pusa, mga kaibigan. If in case you missed the cat. Ayan. At nage-hello si Jawi Aispuro. At si Ma'am Lynette Serrano ay nag-greet para ng cheering you guys on. Kiara, miss you. Ayan. Ayan mga kaibigan. So, ayan po yung mga greetings ninyo. Meron akong naiwang tanong kanina para sa Animal Kingdom Foundation, no? Ano-ano ba ang platforms kung saan ninyo ipinapahayag ang inyong advocacy? Yun ma'am. Meron kaming tatlo. Yung una, sa mga food establishments na parating namin na mag-shift sila or magpalit sila ng supply into cage-free. Tapos pangalawa,
yung sa mga farmers, ine-educate namin yung farmers na ganito yung paraan ng pagki-cage free, na mas madadalian sila, mas ano, mas appropriate na ito na yung trend ng poultry farming. At yung pangatlo sa part naman ng mga ano, ng consumers, na ine-educate namin sila na ganito yung pagkakaiba ng mga eggs, at sa pagbili mo ng ganitong egg, ito yung sinusuportahan mong industriya. So yun na. Okay, thank you for that, Tony. Gusto kong tawagin naman para makasama natin ngayon si Mia at si Kiara ng Cats of UPLB. Ayan, para sama-sama tayo at hihingi tayo ng mensahe. Ano ba yung mga do's and don'ts at mga tips na pwede niyong sabihin tungkol sa pangangalaga sa hayop? Ayan, so can we start with Kiara? Sa pag-aalaga po sa hayop, dapat po unang-una ay papabakunahan po natin sila. Tapos sa kanilang edad ng 6 na buwan pataas, maaari na po natin silang ipakapon. Dahil talaga po ang kapon ang solusyon. Tayo po bilang pet owners, ang ginagawa po natin sa sarili natin mga pets ay nakaka-apekto po sa ating immediate community. Kaya napakahalaga po na ang pagiging responsible pet owner ay nasa sa atin, at i-educate din po natin ang iba tungkol dito. Yun po. Okay, Mia, sabihin mo naman paano kami makakatulong sa Cats of UPLB? Wala kang audio, ma'am. Yan. Kaming mga donation lines, meron po kaming land bank, BPI, at meron din po kaming GCash accounts. Po, pwede po kayong dun magpadala. At kung meron pong mga emergencies, gamitin po natin yung for name ng animal, or for example, for Kiko or for Jennifer, para po may account natin for them. Or pwede rin po nalagyan natin ng message like for cat food, for cat litter, mga ganun po. Or pwede rin po mag-sponsor ng kapon. Dinadala po natin ang mga cats at dogs natin sa mga low-cost na clinic sa NCR. Pag female po ay 1,000 pesos lang, pag male ay 700. Pwede po kayong magninong at magninang ng mga cats natin sa campus. At pwede rin po kayo na mag-volunteer na mag-feed at mag-foster ng mga cats and dogs. Okay, thank you very much, Cats of UPLB. Ngayon naman, mula sa Animal Kingdom Foundation, Bea, ano naman yung pwedeng maitulong ng mga nakikinig sa atin dito sa inyong mga campaign sa Animal Kingdom Foundation? Hey po, for the Rescue and Rehabilitation Program po, pwede po kayong pumunta sa Facebook page namin, AKF Animal Rescue. Pwede po kayo din mag-adopt ng pet, pwede po kayo mag, yung para pong ninong-ninang din, pwede po kayo mag, yung mag, basically po, bibigay po kayo ng monthly fee, tapos parang kayo na po yung bumubuhay din sa animal na natili nyo. Tapos, pwede rin po kayo mag-donate sa page po namin. And for cage free po, yung social media accounts po namin, Facebook and Instagram, pares po, cage free, go cruel free. Magagawa naman po natin dyan ay yung na-mention nga po ni Tony, pwede po tayong mag-udyok ng mga food establishments na mag-switch na sa cage free. As consumers, pwede tayong bumili ng cage free eggs sa local farmers natin or sa groceries. And kung farmer po tayo na gusto mag-switch to cage free, check nyo lang po yung page namin. Meron po kaming mga trainings dyan na i-provide para sa inyo. Okay, last word, Tony. Mula naman sa'yo, ano ang mensahe galing sa Animal Kingdom Foundation para sa mga manonood natin tungkol sa pag-aalaga sa hayop? Audio, my dear. Yun, ma'am. Dapat po tayo maging responsable tayo, na hindi lang tayo dapat kuha ng kuha. So, naalagaan din po natin dapat yung mga alaga nating hayop, lalong-lalo na yung mga farm animals natin. At maging sa mga companion animals natin, dapat tatuwin natin sila na ano, parang pamilya na rin natin. Na once na hindi na natin sila kayang alagaan, na hindi na sila cute,
hindi na sila mabait, dapat mahalin pa rin natin sila kasi lifetime commitment yan. So, yan na. Ayan, maraming salamat Animal Kingdom Foundation and Cats of UPLB. Thank you very much sa lahat ng inyong mga ibinahagi sa amin. Mga kaibigan, ang program po natin ngayon talaga, ang tinalakay natin ay ang pangangalaga at pagmamahal sa mga hayop. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa niya yung mga animals, everything else in the world, and he said, it is good. At ibinigay niya sa tao ang mandate to take care of all the other creatures. So mga kaibigan, ang aking takeaway sa usapang ito ng pangangalaga, kung farm animal man yan o domestic animal man yan, bahagi ng pagiging tao natin, ng pagiging human natin, ang pagkakaroon ng pagmamahal dito sa iba pang creation ng ating Panginoon. So that is my takeaway this morning para sa ating programa. Mga kaibigan, para sa inyong mga mungkahi, komento at katanungan, maaari lamang makipag-ugnayan sa mga numero at social media links na makikita ninyo sa inyong mga screen ngayon. Okay. O, ayan. Mga kaibigan, bago na ang ating airtime, we are live every Monday via Facebook page at 11 a.m. to 12 noon. At mapapanood rin tayo mula Lunes hanggang Sabado, 10 a.m. sa Royal Cable TV Channel 6. Mga kaibigan, kayo po talaga ay bahagi ng dito sa Laguna. Kaya gusto naming marinig ang inyong mga komento, ang inyong mga suggestions, ang inyong mga pagbati. Ayan mga kaibigan, nagpapaalam na po ako. At natapos na naman ang isang oras ng kwentuhan. Nakakatuwa, no? Time flies kapag when you're having fun. At sa susunod, magsama-sama ulit tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating programa. Ako si Melz. Sama-sama ulit tayo sa susunod na Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karamihan.